Sana itong sinabi mo direct to the point. Okay. Ilang pinakamagandang narinig ko sa iyo. Simulan na lang ako. Okay. Ang ka-hurt naman si Jules, ha? Ay. Hindi ko sabi ko lang naman ako ng totoo, oh, direct. Sabi lang naman eh. Dahil ang ganda naman talaga ng sinabi mo. Parang... Ay! Hoy! Oh no! Ay! 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 Hi, good morning. This is Paul Codale and welcome back to my channel. Nandito po ako ngayon sa panibagong episode ng Direct to the Paul. But bago po ang lahat, inanyayahan ko po ang aking mga subscribers na mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, ang Jerusalem TV. Hi, this is Direct to the Paul and welcome to my channel. Another day, another chance to live. Nakasama ko na naman ang dalawang miyembro ng Team Wild Echos. Fresh from Batangas ang nag-iisang Diyosa, Pasok! At hi! Welcome to the Direct to the Paul channel! Yeah! Kito niyo naman sabi niya fresh daw ako. Wala mo naman ako nag-makeup ako. Magdala akong pe-fresh. Naku, Marites na Marites ang dating mo, no? Ayaw naman! At eto na nakaka-excite sa lahat, ha? Blockbuster po ang pelikula ng kasi-showing lang. Actually, yung vlog niya nakasama na naman yung nanay niya. Naisahan niya sa prank, no? Si Nanay Carmen. Batiin ko natin ang nag-iisang ang babaeng walang kalihim-lihim at ang babaeng walang pahinga. Ellen Lihim Paso! Yay! Yay! Mga walkout! Ayan. Ayan. So, very ano kanya na Kuya Germs yung... Yung welcome. Oo, oh, welcome. Oh, oh. Pero, kulang na lang mag-ano ka ng commercial ng CY Gabriel. Oo, oh, alam na. At Ching Chang Su. At sabo ng mga artista. Tapos, ano pa ba yung mga panahon na yun? Mga na? Dr. Cookman. Tsaka yung mga ano yun. Tapos yung cue card talaga. Yung mga... Yung index card. Nasa index card. Pinapakon pa, no? Ngayon, di ba na eh, di ba, no? Ang content po natin ngayon ay tungkol sa mga Marites. Pag sinabing... Ano naman? Ayun na nga ba? Hindi ko pa natatapos yung mechanics ng intro ko. May chismis na si Diyosa. Ganyan po si Diyosa Kamarites sa kanilang lugar sa Batangas. Kaya hindi niya ako pinaparating sa kanila kasi yung mga kapitbahay niya at mga fans niya doon, alam kong may imamarites sila sa akin tungkol kay Diyosa. Ay, huwag naman. Lahat ko tayo yung mga baho. Baho yung mga hindi, hindi naman yung baho na ganyan na kailangan ikahiya. Ibig sabihin nun, yung mga kamaynusan sa buhay na which is normal na nangyayari sa atin. At yung nasa kaliwa ko ha, number one tong Marites na back to back ko. Tayo naman palalaan ng tayo ng usap. Oo, oh, yun. Kung ako, buhay ng mga kapitbahay ko ang ilimarites ko. Ito naman buhay ng mga artista. Ang dami niyang alam. Ay, naku talaga, Ellen. Ako aasahan ko si Ellen dyan. Kasi ako pag may nalaman, kasi bayan. Oo. Oh. Oh, the record. Sana ako mabayaran din ako ng mga kapitbahay. Hindi ko kayo chichismis. Oo, oh, diba? Pero sa mga kapitbahay namin, hindi pera. Ano? Bigyan mo lang ng mga kunyari, hindi mo pagkimaw lang manok. O may hiyari silang i-chismis. Ito yung pinagluto mo na hinatera mo ng ulam pero may kapalit na chismis. Ako rin. Pero hindi, o di kaya naman, siya yung hindi mo kakwenta ng chismis niya sa buhay. Actually, kasi, yung mga number one chismos yung mga manikuriste, eh, di ba? Kada ko po, isang chismis. Ah, ano na nga? Yan na. Ito na nga, may vlog ako. Lalabas din. Ikinawito ko doon na yung... manicurista ko, kaya doon ako nagpapamanicure. Kasi pag nito mo pala ng paa mo, ganun. Ipakita na natin ang paa ng Diyosa. Isang kuko, isang chismis na nita. So, ito na mga kawakot, no? Malalaman natin sa dalawang to kung gaano sila kamartes at kung gaano sila kamaritori. Ano maritori? O, natigilan kayo na rin, ha? Hindi ba si Tolay? Si Tolit? Maritori, history. Maritori, ibig sabihin, mare, ano yung history? Ah. Hindi maliban sa mare, ano maritori. Yung latest? So, maritori. Eventually, mapupunta yung usapan natin doon kung anong alam natin sa history. Mm. Definitely, yung alam yung dalawa sa history ay hindi ko alam. At yung alam ko, posibleng baka hindi nyo din alam. So, nandito tayo para patunayan na tayo, hindi lang pagmamarites yung alam, kundi may alam din tayo tungkol sa ating kasaysayan. Hindi naman lahat pag-uusapan natin tungkol sa kasaysayan, kundi dapat may makontribute tayo sa mga viewers natin kasi may responsibilidad tayo sa kanila. Diba? Ang dami ko na responsibilidad sa buhay. Si Diyosa po sa buhosa yung dati, no? Huwag mo lang dalagalan yung responsibilidad ko na pati yung history ng mundo, kaya ko sa kanila. Ang bisa ka bang marites?
Depende. Depende saan? Paano? Kasi sa akin, pag sinabi sa akin ng tao, tapos huwag mo sabihin sa iba, hindi ko talaga sasabihin. Ay, kaya naman pala. Kailangan may pagnininaw na huwag mo sabihin sa iba. Pero pag, hindi ko talaga sasabihin. Pero pag walang sinabing huwag mo sabihin sa iba, tinatawid mo. Itinatawid ko ng ano, maganda. So edited ito. Na? Edited, pero parang malayo sa katotohan. Ay, parang narapit sa kasinungalingan. So marites na yun. Pag mamarites na yun. Kaya si Ate Eden, ako kabalik tara. Ano? Kunyari may nagchismis sa akin. Joanna, may kakwento ko sa iyo. Huwag mo sasabihin kahit kanino ha. Di ano, kilometer lang sa akin. Mami, huwag mong pasasabi ha. Ano ko na si Arpalik? May lalaki ka. Huwag mong ipasasabi ha. Chika-chika-chika. Next! Huwag mong ipasasabi ha. Pag ilang tao mo. Pagpagalawin na. Huwag mong ipasasabi ha. Nasa akin galing ako. Pag ito nalaman ni Kumanda, Ano, ilan ka na? Uy, huwag mo ipagsasabi. Pero, huwag mo ipagsasabi. Pero ako naman yung ano. Siya yung main. Main source ka. Pero, eto ba, yung pagiging marites mo, nasumbatan ka man. O, Diyosa, bakit mo naman sinabi? Na-confront ka ba na ikaw yung pinagmula ng puso? Siyempre, tumatanggi ako. Doon nagmumula yung mga gulo. Tatanggi mo. Huwag mo lang ako. Ipag-deny. Ayun na po ha, isa pong ano, marites. Anong sinasabi mo? Wala akong sinasabi. Kailan kita nakausap? Bakit ako ang tinuturo ninyo? Tapos, nasisisi ko pa, pinari yung involved. Kayo nagawa-gawa kayo ng masasama, tapos sa akin nyo. O Diyos, ha? Yan ang disadvantage ng isang pagiging marites na hindi mo pwede mapangatawanan at ayaw mo pangatawanan yung sinasabi mo. Dapat ano mo, bakit nagkumawa ng issue kung ayaw mo ng matismis? Maganan lang naman. Natanong ko na sa kanila no na siguro sa mga Pilipino, sa ating mga tao no, normal yung pagiging ano, makwento. Pero sa case ko naman, pag sinabi kasi sa akin na off the record, direct sa'yo lang yan, akin lang talaga yun. Di ko ba may na-chismis ako sa yung artista? Meron, di ba? Oo. Isang young actor? Oo. Uy, kanya pa na naman. Gusto niya ako. Di ba, Derek? Gusto ba yung kwento ko na? Ay, huwag naman, Derek. Dinay ko. Kapalit na. Ay, nako, sinabi mo kay Diyosa, alam ko papasalubungan si Diyosa ng papa. Kapalit ng ano, chismis ko kay Ellen. Hindi naman chismis yun eh, dahil open book naman yun sa public. Ang pagiging marites, ibig sabihin na to, ito yung tatawid ka ng balita, nag-invento ka, may grupo kayo, na iba-iba yung pangalan yung sa totoong buhay, pero kayo yung mga marites. Kasi nakapag-buo sila ng mga pangalan ng mga marites, yun yung marit naman natin mga to, para sa hindi nakakaalam, no? Ano yung mga pangalan ng mga Marites, Ellen? Marites? Sige to early! Welcome to my channel. Ito yung number one Marites sa ano, na kaibigan namin. Marites, pero formal. Pero formal. Ayan, sa Tito Ernie siya. Marites with a degree. May hap siya, bachelor degree. Si Tito Ernie po, isa po siya sa mga best friends si Oji Diaz. Ayan. Hello, magandang hapon. Ayan, welcome to my channel. Ano yung COVID? Ayun, nasis na. Isang isa mga marites din mga yun. Oh, at high-tech na din yun ang mga marites. May mga GC na. Lalo kung may screenshot, ano? So, Ellen, kung ikaw si Marites, isa ka sa mga marites, ano pang gusto mong pangalan? Ini-enumerate naman natin ngayon mga pangalan ng mga marites. Oh, ano alam mo yun? Marife. At saka ako, bago ko i-chismis, inaalam ko muna lahat. Sa source mo. Oo, oh, inaalam ko. Pag sinugod ka, lalangit pa at balistong. Very simple. Tulad talaga, pag ako nag-chismis, inaalam ko muna. Oh, tama naman talaga, parang may basihan ka. Pero yung pagiging Marites, Ellen, ano ba? Masaya ka pa pag nakapagkwento? Ayun nga, inaano ko, ano nakukuha ng tao doon? Hindi, masaya. Parang ano siya, pastime. Libangan. Masarap pag-usapan yung mga buhay-buhay. Saka likas naman sa Pilipino, parang hindi ko alam kung sa ibang bansa o dito lang sa Pilipinas na talagang ang sarap pag-usapan ang kwento ng may buhay na may buhay. Pero pag lamang buhay natin yung pinag-usapan, nakakalit tayo. Pero aminin ninyo, nakakaubos ng oras, nakakaubos ng patay ng oras ang pag-chismis. Hindi mo na mamalayan, ang haba na pala ng ano.
Nandun ka na pala nagtanghalian, hapunan. Pwede mangyari yung Diyosa na parang mauubos yung oras na sa pagkikwentuhan nyo. Pero yung pagdating pa sa chat or sa text, pag may isa kayong tanong pinag-uusapan, chismis din ba yun? Oo. Naman, pero mas narap yung boka, yung ano na yung habi. Yung live. O yung nasa tindahan lang. Pagpapalan. Yan ang maganda. Ito si Ellen sa workshop ng kabak-to-bako. Ang dami namin pinagtatawanan nito. Hindi pa namin dito. Tapos na sa akin. Parang kutuloy pa lang, tae na sa akin. Ganon kami ni Ellen, di ba? Wala lang, kami lang yun ni Derek. Kami lang nagkakaintindihan, kami lang nag-invento. Alam na namin yun. Tapos pag nagkikita kami nito. Basta wala lang yun. Isang sentence na magtatawanan kami. Minsan pinagtitinginan kami, mga kasama natin, pagtatawanan namin. May na-invento lang kasi kami. Pero sa amin na hindi naman nakakahiya. Oo, hindi naman nakakahiya. Kami meron din kanya. May mga ganyan din. Pinalalala yung kwento. Pero kami, nag-aalam naman namin, hindi totoo, pinapalalala. Oo, ganyan din tayo minsan. Pero ang saya. Eto naman ha, punta naman tayo sa pagiging maritori. Yung Mari, ano yung history. Kagaya ng nasabi ko kanina, definitely si Ellen may mga alam ito eh. Kwento ka naman Ellen tungkol sa history. Kasi ako may tanong din naman. History ng? Kung halimbawa, ito yung tanong ko, baka may, I'm sure alam mo ito, no? Ilan na ba naging presidente ng Pilipinas? Di ba part ng history yan? Although out of school youth na tayo, pero counted naman tayo na bumoboto. So siguro alam mo din na kung pang ilang pangulo na si Duterte. Hindi ko alam. Pero alam ko kung sino yung mga lalaki na kumaring Aida. History na nga tayo. So, sa kaalaman po lahat, no, I hope na tama ako. No, pang number 16 si President Rodrigo Duterte. Basta ito yung tanda ko. Sino yung unang-unang presidente ng Republika ng Pilipinas? Di ba si Gregorio? Emilio. Tama si Ellen. Emilio Aguinaldo. Ayan na. Sumakit lang sa apelido. Sino ba? Emilio Aguinaldo. Aguinaldo. Siya po ng presidente ng Republika ng Pilipinas. Yung pang sa presidente sino? Pangalawa? Pang-sampo, pang-eleven, pang-13. Wala na akong alam ko ngayon nakabuntis. O sige, ibigay ko na yung I'm sure Ellen alam mo ito pang-sampo kung sino. Sino ba yan? Si Marcos. President Marcos. Tapos sinundan ni Cory pang-11. Ba't mo alam yan? Ano yung prepared ka? Hindi, wala. Nagsirevy na si Derek para sa face-to-face classes. Oo, kasi magtuturo na po ako. Dati ka po magtuturo? Ay, seriously? Mm-hmm. May isang candidate ng Mr. Australia, siguro 2019 or 18, representative siya dito sa Philippines. Na-meet ko siya sa isang restaurant, Ellen. Hindi siya marunong mag-Tagalog. Ang nanay niya, Pinay, Australiano yung tatay niya. Bago bumalik dito sa Pilipinas after the pageant, Ellen, alam mo ito eh, naging sudyante ko ito, di ba? Kami nagtuturo ko online. Oo nga, nag-workshop. Tagalog. May workshop time, pero sumisegue ka pa sa iba eh. Sa iba, no? Kasi sayang din naman yung mas mataas kasi doon eh. Baka gusto niya magtuturo mo doon. Ay, naging matatas ba yung Australiano? Ellen, marunong na siya mag-Tagalog. Hindi ako nahirapan sa kanya kasi ang requirement dapat is fluent siya mag-English, tapos ako naman nakakasabay. Tinuturoan ko siya mag-Tagalog. Taray yung nakakasabay. Oo. Hi, Errol. How are you? So, eto ha, isa pang tanong. Eto, Diyosa, tanong ko sa'yo. Ito si Diyosa Madasalin Palasimba. I'm sure alam niya to, no? Mas mapapabilib ang mga subscribers sa mga kawapag kung nasalit ni Diyosa to. And I'm sure baka alam to ni Ellen, no? Kasi isa yung lugar namin ni Ellen sa Sampala. Sa Sampala ako pinanganak, pero after 2 years, nilipat kami na Makati. Okay, alam niyo ba yung simbahan ng Quiapo noong araw? Kung saan nangyari siya? Hulaan niyo kung saan nangyari siya. Ano materyales? Kahoy? Ikaw, Ellen, ano? Pamit. Nipa is pawit is the same, di ba? Oo. So, ang simbahan po ng Quiapo noong araw is yari po sa Nipa po siya. Oo, Nipa na may ano. Siyempre, mga kahoy. Siyempre, may kahoy din. Pero majority, yung ano niya is ano? Yung bubong. Tapos, dalawang beses ang nasunog ang Quiapo. Alam niyo ba yun? Huling nasunog siya 9 October 1928. Quiapo Church? Quiapo Church, oo. Di ba madalas ka din dyan? Nagsisimba ka dyan. Actually, ang mga tiya ko is makiyako sila. Makiyako. Dahil nung nag-aaral sila sa FEU. Pero ako, nung napupunta ako sa Quiapo, nagsisimba ko, huwag naman akong pagtatampuhan ng Quiapo. Nung dahil hindi ko mag-feel pa, dahil parang nangingay-ingay, ang dami pumupunta. Hindi, sa sobrang dami pumupunta, hindi ko na mapil yung solemnity. Wow! Solemnity! Mas gusto mo
mas konti yung nagbibisa. Pero alam ko, ano siya, miraculous. Madaming pumupunta. Alam ko marami siyang sinasareno. Napapagaling. Marami siyang milagrong nagagawa. Yun nga lang, parang hindi ko... Maramdaman pa nung time na yun. Pero kailan yung huli mong simba? Actually, hindi ko naman alam. Basta pag nadala ako sa tapat na yun, pumupunta ako. Ah, pag nadala. Pero hindi ako naging deboto. Ang kwentong Quiapo ko, minsan nagsimba ako dun sa Quiapo. Wala lang, trip ko lang. Ellen is like my sister. Magpapahula ako. Ay! Oo, nagpahula ako dun. Alam mo bang may madami kong content dun? Oo nga daw eh, naano ka daw dun, nabash ka, no? Nabash ako sa isa kong content, tapos prenampa ako ni Ochi. Oo. Ano nangyari sa'yo dun? Ang ganda ng vlog. Kaso, ito kwento ko na, no? Pag ako kasi problemado, may mga pinagdadaanan, para makarinig ako, Ellen, ng mga good vibes, pinapatulan ko yung baraha. Ay, ako naman yung hindi. Paniniwala ako lang yung magandang sasabihin sa akin. Kinokontra. Gusto ko lang makarinig ng mga good vibes na sasabihin na ganito, ganito ang mangyayari. So ako, minomonitor ko yun. Iba naman, nagkakataon lang siguro. Iba naman, hindi nangyayari. Eto na nga. Nung nagpunta ako doon, sabi ko magpapahula ako. Nagpahula naman talaga ako. Majority sa mga sinabi sa akin doon, mga siguro mga 85% or 80%, may katotohanan naman. Tapos lately, may magandang nangyari talaga na sabi ko, ay, totoo nga naman talaga. No? Or nagkataon lang, hindi ko kinukonfirm sa inyo or nare-recommend na magpunta kayo doon. Pero eto na. Nag-content ako doon, in-upload ko the other app ng mga sumunod na araw. Tapos nag-overnight lang siya, binash ako. Na mga subscribers ko din. Bakit ba kinukontra mo? Kasi prenang ko yung manghuhula na hindi niya alam na inechos-echos ko siya na may problema pero wala naman. Ito naman si manghuhula. Ang bad mo siya. Oo nga. Nagsorry ko ako personally, ibabash din kita. Nagsorry naman ako sa mga subscribers. Nagkaroon sa'yo? May mga negative comment kinabukasan. Tapos ito si Oji, minessage ako umaga, alas 5, 5:30. Direct, ito yung mga comments sa'yo. Baka pwede mong i-consider to. So sabi ko, alam mo, overnight, I was thinking na, naburahin ko lang yung vlog. Kasi na, hindi siya yung nagsinungaling, kundi ako, dun sa problema na kundi ko na wala naman talaga. So, the moment na pagka-receive ko nung message ni Oji na ganun, dinilit ko yung content. Kaya huwag yung dami ko yung pinulaw. Pinulaw ko siya. Pero Ellen, aminin, ang taas ng views. Wala ko nilang mo yun. Hindi, mataas yun eh, ako, overnight. Ako may comment ko din yung Quiapo. Dinisimba ako doon. Eh doon pala sa Quiapo, nag-ano pala, yung nagsusubo, yung... Ostya. Ang dami ng pipila para sa huling pahit-pahit. Kaya hindi, may mga napuntahan tao, agad pumunta sa unahan. So ako naman nakipila na din. Sabi ko, bakit parang hindi umuusod yung yung pila. Yung pala, yung iba, hindi tapos na magpasubo. Natapos na sa pagsasalita si Father. Magbe-bless na yung pala, yung pila na yun, yung mga pumipila agad para i-bless sila. Hindi na pala yun, tapos na pala yung pila ostia. Na ano. Oo, yung ostia. Sabi ko, ano ba, hindi na ako nakapag-ostia. Yung pala, hindi gumagalaw. Pila na pala ng na siguro gusto magpa-bless. Kaya sa mga simbahan, sinasabi na nila na pag hindi pa tapos ang misa, huwag muna kayong pipila. Pag may nag-misa pa, bawal kayong bumalik sa mga ganyan-ganyan. Kasi nga, minsan nakaka-estorbo, minsan naman nakaagaw attention. Then, noong time na yun, ano pala, subo ng osya, ang dami na agad pumunta sa unahan para magpaglet. Siguro, ganun talaga paniniwala nila na may malugro talaga nangyayari. Meron naman talaga. Nga lamang, akala ko, pila pa ng At ang milagro naman everyday nangyayari sa buhay ng tao, hindi lang natin napapansin, hindi lang natin napapahalagan kasi hindi natin binibigyan ng attention. Sorry pala ako kay Lord. Lord, sorry po, hindi po ako nag-pray kayo noon. I forgot mag-pray. Dahil 1:13 ako natin. Sa panahon natin ngayon, tuwing umaga na magigising ka, sobrang ipagpasalamat natin kasi yung iba, hindi na nabibigyan ng chance na makapagpasalamat sila kasi tumawid na sila. Sa lahat ng sinabi mo, direct to the point, yun ang pinakamagandang narinig ko sa iyo. Simula na lang talaga ako? Okay. Ibig mong sabihin, simula na vlog ako, mag-2 years na, wala akong narinig sa akin na maganda. Wala. Meron naman ata, pero parang iyan ang pinakamaganda kong narinig sa iyo. Oo. Nakaka-hurt naman si Jules. Nagsasabi ko lang naman ako ng totoo. Oo, sabi lang naman eh. Dahil ang ganda naman talaga ng sinabi mo, parang... Ay! Oy, Derek! Bakit? Derek, ano ba yan? Hindi si Derek. Matuksan niya, tapos nalayas yung bigna. Kaya pala woke up. Hindi, sinasabi ko lang naman. Yung pinakamaganda kong narinig. Wala naman akong sinabi, wala akong sinasabi hindi maganda. O siguro, marami siya magandang sinasabi.
Kaya lang, hindi ka talaga nanonood ng vlog niya. Nanonood naman ako, pero parang ito yung pinakamaganda niya sinabi. Ay, hindi pinakamaganda. At hindi siya basta-basta nag-walk out. Excuse me. Na-hurt ako sa sinabi mo. Ay, bakit naman? Hindi naman. Dapat naman tuwa ka dahil na-appreciate ko yung sinabi mo yun. At saka, bakit naman mag-walk out agad? Ayaw mo muna nilinawin yung mga side namin. Oo, yung pagtayo ko, sinabay ko na yung walkout para ano, magtatagpag ng sardinas po sila. Ay, hindi, actually hindi siya sardinas, no? Dilata siya. Imutang ko po siya sa tindahan. Ito siya. Ako, yan ka na naman. Haba na ng listahan mo, kaya ka nag-chismis eh. Ay, hindi, may pag-ibaway ka sa amin. Hindi natin sasabihin sa ano, kay Ochi. Kamuha lang ako. Kamuha lang kay Alice. Ah, maraming salamat. Thank you, Dere. Pero ako madali to the point ako after yes, ko mag-makeup nito, masasorry ko kayo. Oh, dahil yun nga, parang yung sinabi mong milagro nangyayari. Na hindi natin napapansin at nabibigyan ng attention. Ano ang mas napapansin? Yung mga kabiguan sa buhay. Yung mga bagay na. Dismiss. Parang nilo-look forward natin na ano ba mangyayari ngayon instead na maging thankful at looking forward tayo sa posibleng positibong mangyayari sa life natin. Yung ganun talaga dapat. Oh, ang ganda nga. Hindi na ako nakapagdasal kayo ng umaga. Then, imagine mo, 1:30, parang... Importante ano, Joe sa Ellen, no? Kahit gaano tayo kapagod in one day, siguraduhin natin na kahit hindi tayo makabangon para magdasal. Yung higa lang na may pasasalamat sa buong araw. Kahit malaking thank you lang. Points na yun sa ano eh, sa Diyos, sa Panginoon eh. Kaya mag-after nito ako nakalimu. Ano, masasorry ako. So eto na, ano ba yung major na chismis na nag-create nyo mismo? Pag sinabing create na sa inyo nang galing na invento lang, na pinagsisihan nyo na hilingin nyo ng tawad sa Diyos o sa ano sa simbahan. Hindi ako literal na chismosa kasi pag may sinabi lang talaga sa akin, huwag ko sabihin, hindi ko talaga sasabihin kasi nagtiwala sa akin yung tao eh. So hindi ko sasabihin kahit kanino. Patutunayan ko yun na totoo yung sinasabi ni Ellen kasi may isa kaming common friend na parang naligaw for a while tapos hindi niya pinangalanan kung sino yung source niya. Remember? Sincha. Pinutan na nila. So, ipm mo na lang sa akin. Ako mag-remind yung chinika mo sa akin. Hindi, ano si Bill? So ikaw, ako Jones, naman, yung ikaw nag-create na nagsisi ka talaga na ako, sana ko ito ginawa. Ako naman, masarap ako makinig ng mga chismis. Talaga ako nakikinig ng chismis. So good listener ka lang. Oo, pero minsan, yung isa ako na napagkwentuhan, na akala ko naman is honest na yung isa ko makilala ay kabit. So nakikinig ko sa ikaibigan ko. Uy, kabit pala si ano, ganyan-ganyan. Na nakarating doon sa... May-ari. Sa kabit. Na ako nag-chismis. Ah, yung kinukronta ako, bakit ko daw ipinagkakalat? Eh di para ano, totoo. Ah, siyempre aminin ko dahil talaga naman kinuwento ko. Oo, pero naikwento lang naman sa akin. Mm-hmm. So pinasa mo din? Eh, pinasa ko din. Okay, so nag-away kayo. Kinukronta niya ako, totoo bang sinabi mo? Umamin ka. Sabi ko, sige, hindi ko i-deny. Pero, kasi totoo naman talaga. Naikwento ko lang, siguro pasensya ka na, baka lasing lang ako. Siguro, alam mo naman, pag madalgal, napapakwento, wala akong pamigil. Oo, pero pasensya ka, nalasing kasi ako nun. Pero nalaman ko naman ang chismis na yun, kahit ibigan ko. Okay, member ng Tingwa Echo, sino madalasing pag-usapan mo? Kung meron man, ikaw, Josa. Hindi i-reveal dito, ibubulungan sa akin ni Josa. Hindi ko na kailangan ibulong sa akin. Ikaw. Ay, pinag-usapan niyo ako? Napapag-usapan. So, eto na nga, no? Payo mo, Ellen, sa mga marites na kinakadir yung pagiging chismosa at chismoso na everyday sa buhay nila is pinangatawanan talaga nila. Payo mo, Ellen. Dahil ikaw din naman, dumaan ka sa nag-create ka ng chismis, kinompronta ka, nagsisik ka. So, anong payo mo sa mga marites? Ayun, kayong mga marites. Alam niyo, wala nang magandang may dudulot yung pagiging marites natin eh. Kasaya lang tayo ng oras sa pagiging marites natin. Marami tayong pwedeng pagkaabalahan. Yung mga anak natin, alagaan natin. Papariban, kasarili. Ganyan. Kung naiinip, kung marami pwedeng dapat gawin sa loob ng bahay. Ang pwede kong i-recommend, no? Tawagin yung mga kaibigan nyo, mag-create ng GC. Yung wala doon pag-usapan nyo. Ako naman, mag-share ko lang. Tuloy nyo lang yan. Bakit? Masarap mag-chismis. Pero, kung mag-chismis kayo, yung legit, yung totoo, wag yung nagagawa kayo ng pagkita. Para mag sinugod kayo. Kayo invento. O, wag invento. Eto na, sa side ko naman, no. Tayo nasa industriya, di ba? Isa yung mundong ginagalawan natin. Yung mga non-showbiz friends ko, pag nakikita kami, ang tinatanong, direct, ano yung balita kay ganito?
Tinig, totoo ba? Wala silang nakukuha sa ating balita. Dahil tinatamad kayo sagutin? Alam ni Ellen at alam ni Oji, pagdating sa kwento, tamad ako magkwento kahit mayroon akong kailangan ikwento kasi mas pinipili ko. Tamad siya magkwento pag sa chat, kailangan sa personal. Ay, kwento ni Direk yan. Oo. Tamad ako magbalita, si ganito. Wala yan sa sa kategory ko, wala yan sa vocabulary ko na ako yung mag-initiate, no? Pero pag grupo na, napag-uusapan yon, makikinig din lang ako kahit alam ko kung ano yung totoo. So, sa sarili ko, no, kung i-rate ko yung hindi naman sa pag-aano na hindi ako mahilig sa chismis, no? Siguro sa 1 to 10, baka nasa 8.5, gano'n. Mataas din! Ha? Taas, ha? Hindi, 8.5. Ano ba yung 10 is hindi? Ano ba yung standard? Parahati lang. Yung 1 to 10. Ah, hindi na yung hindi. Sa pabalik. Pababa. Ah, pababa. Oo, siguro. 9 na ako, sige. Ang rate ko sa sarili. Na conscious mo sa kao yung pabalik din sa kanya. Kaya kung, kasi, balik na natin. Kung chismosa ka, ikaw ay nasa rate number 2. Nasa 2. Pusimple yun. Ako nasa 3. 3. Ikaw. 3. Maganda ang pagkwentuhan eh, kasi hindi ko talaga sinasabi. Ako, 8. Sabi si Josa, no? Pag may nalaman ako, friend, ano kaya doon kay ano? Wala, minsan naman napapagkatiwalaan lang ako. Parang gusto ko lang malaman din yung mga buhay-buhay nila. Interesado ka sa ako. Interesado ako. At saka dati din ko talaga maging showbiz balita. Yung nagpapwento ng mga chismis. Ang hindi kayo pa-friend. Bakit? Wala akong makukuha sa iyo. Walang sustansya? Josa, sa kaibigan, ako yung tigatanggap. Ako yung receiver. Panggap na ako ng panggap. Hindi ko yan ilalabas. Kahit ano pa yung magkabasagan na tayo ng itulog. Ng boyfriend. So ayan na mga ka-walkout, no? Sobrang thankful ako dahil sa nakasama ko ang dalawang to, no? Sa Marites, Mari ano ang latest, at Maritori, Mari ano ang history. So may mga alam din naman sila, yung alam nila hindi ko alam, yung alam ko hindi rin nila alam. So importante, balance lang tayo sa buhay. Pag maging chismoso at chismosa man tayo, dapat huwag natin kalimutan yung history natin, no? Sa halip na mag-chismis kayo, magbasa kayo ng history online. At yun ang ipamalita nyo sa mga kapitbahay na walang alam-alam tungkol sa history, lalo na sa mga anak nyo. Tama ba, Josa? Tama naman yun. O, yan. So, si Ellen po, ito yung partner in crime ko sa workshop mo. Oh. Ang dami namin kalokohan ito, lami namin kagagahan, pero kami lang nakakaalam, no? So, si Josa naman po, soon makakarating ako sa bahay niya. Nangyayin kailangan ako ng tamang tiyempo talaga para makapag-visit ako sa Batangas at mabisita ko ang kanyang bahay. Yan. So, promote na tayo guys sa ating mga channel. Pero bago kayo mag-promote, thank you ulit sa pagtanggap nyo sa Direct to the Paul na nakakasama ko na kayo dahil lumuluwas na ako. At maganda acceptance nyo sa akin. At yung huli kong vlog na basa ni Ellen, recommended po siya ng YouTube. Maraming salamat po mga kawawak. Mahal na mahal ko po kayo. Dahil yung mga subscribers ko po na dadagdagan everyday. At siguro pag nagsipag ako tuloy-tuloy, marireach ko na yung 100,000. Yay! Mga ka-walkout! Kaya kung mga hindi pa po nakaka-subscribe din sa akin, please, ma-subscribe din po kayo dahil marami akong kwento at chismis na medyo akin nila ang humalala. Ayan. Sa akin naman, mga ka-walkout, sili po kayo sa aking YouTube channel yan. Ellen Lihim. Lahat dyan binubulgat ko. Yeah, oo. Pati sarili ng buhay at kumagkano ang laman ang kalsya niya. Bisitahin niyo po yung Ellen, yung content na yun. Channel, ha? Pa-subscribe na rin po. Ka-walkout, manood po kayo kay Direk Paul. Oo, oh, please. Natutuwa ako kasi nandyan na ulit sila. Again, mahal ko kayong dalawa, mga Marites. And hanggang sa susunod natin, yung pagiging Marites naman natin is idadaanan na lang natin sa positive aspect ng buhay natin na may magandang hatid din sa ating kapwa. Yun, ito po si Director the Paul, your one and only walkout director sa Balat ng Lupa.